Magandang buhay! Ang paghahalaman ay tulad din ng pag-aalaga ng ating mga anak. Ito ay nangangailangan ng pagmamahal at tamang pag-aaruga. At kapag makita mo na ito ay napalash under your care, ay doble po ang saya na hatid sa ating mga plantito at kaplantita. This is your plant teacher, Giselle A. Barrientos, and welcome to my YouTube channel, ang Lutlut Home Garden Vlog. Pindutin na din ang notification bell para sa aking latest update. Samahan niyo ako sa 10 panibagong episode sa mga oras na ito at isi-share ko sa inyo ang isa sa na-achieve ko sa aking wishlist. Ito ay isang uri ng philodendron. So ito ay Squamiferum philodendron. Almost a month na po sa akin ito. At tingnan niyo naman guys, napalash natin ang ating Squamiferum. Ang tip ko lamang sa uri ng philodendron na ito, ang Squamiferum, huwag niyo pong itatapat ito sa direct sunlight. Kasi po, one day pa lamang po sa akin ito at nakalimutan at naipwesto ko siya doon sa lugar na naabutan siya guys ng direct sunlight. At ayan, kita niyo yung nasa old leaf niya, no? Ayan. Ayan ang nangyari sa dahon, isang araw lang. Natapat siya sa direct sunlight. So, ayan guys. Ayan pa, yan. At talaga naman na ito ay nanilaw. So, napag-alaman ko na ang uri ng philodendron na ito ay ayaw na ayaw niya na natatamaan siya ng direct sunlight. Kasi very sensitive ito na uri ng philodendron. So, ayan. At tingnan niyo naman guys. Palash ko ang aking Squamiferum. Almost 1 month ito guys. Yan, may mga bago tayong dahon na nakikita, no? Yan. At sobra guys na nagagandahan ako sa uri ng philodendron na ito. Ang goal ko ay paramihin ko muna ito, no? Ang Squamiferum. At gusto ko na magkaroon tayo ng dalawang pots, no? Para pwede kong ilagay doon sa loob ng aking bahay. At dalawa para paris, no? Para moment na ipapasok ko siya sa loob ng bahay. Or gusto ko na gawin siyang indoor plant. At kahit doon naman sa outdoor, ay ang ginagawa ko talaga guys, once na nakabili ako ng tanim, no? Ay pinapropagate ko talaga yan. At ginagawa ko, dinadalawa ko siya by partner para guys ay balance kung saan ko siya ipopwesto. Tingnan niyo naman sa malapitan, yan. At may nakikita kayo ng mga ugat na, no? So, yan. Check natin sa malapitan, yan. Yan ay may mga ugat na yan, no? So, ang isi-share ko ngayon ay paano ko ipapropagate ang Squamiferum. Ano ang dapat ninyong tandaan sa pagpropagate ng Squamiferum at ang mahahalagang care tips po para sa uri ng philodendron na ito. Ayan, at samahan niyo ako doon sa garden at atin nang ipropagate ang ating Squamiferum philodendron. Tune in lamang hanggang sa matapos ang videong ito. Hello, at ito ang ating philodendron na Squamiferum. No, almost 1 month ito na sa akin after ko na nabili. Hello! Ang aking panganay na si Ramram. Hello, hello, anay. Hello! Shout out sa inyo with Kuya Ramram. Starring muna si Kuya Ramram. Hello, anay. Hello, hello. Hello. Ito ni kay Papa. Hello. Bye-bye! May extra tayo, no? So, eto, sabi ko kanina na almost 1 month na ito sa akin after ko siya nabili at napalash natin, no? So,
So, ayan, nakikita na kayo, may mga stem na, no? So, may dalawang, yan, no? May dalawang stem na siya, yung ating scomitherum. At marami ng dahon ang naad, no? At maraming dahon ang tumubo. So, this time, guys, time na para ipropagate natin, para maparami natin. At syempre, ay mabawi ko din ang nabili na amount ko dati sa kanya, no? Ayan. So, time na para ipropagate siya dahil napalash natin at sobrang saya ko, guys. At kung kayo ay interesado na malaman ng aking care tips about sa philodendron, ay idadrop ko ang link ng mga care tips na ginagawa ko sa aking mga philodendron. At check nyo lang, guys, sa description ng video ito. Take note, guys, ang klase na philodendron na ito ay wag na wag nyo siyang ilalagay sa lugar na matatamaan siya ng direct sunlight kasi, guys, masusunog ang kanyang dahon. Very sensitive ang dahon nito at madaling matuyo. Dahil sa time na binili ko siya, one day ko lang nailagay, no, at nakalimutan doon sa lugar na pinaglagyan ko at natamaan siya ng direct sunlight. Kaya ito, guys, nakikita ninyo, yan, may nasunog na dahon. Buti na lang ay naagapan ko siya at na-check na yun pala ay nasusunog na ang kanyang dahon, kaya ni-rescue ko na agad, no? So, ayan, at inilagay ko sa lilim, kaya yan, napalash na natin ang ating scomitherum. Kaya, take note, wag na wag niyo siyang ilalagay sa direct sunlight. Hanapan niyo siya ng lugar na nasa lilim lamang siya. At samahan niyo ako hanggang sa huli sa episode na ito. Check natin sa malapitan, no, ang ating scomitherum ay may nakikita na tayo na mga natutubong mga ugat, no, at medyo mahaba na ang nakikita natin ng mga ugat. Ayan. May dalawang stem na, guys, no, ang ating scomitherum. Ayan. At mahahaba na rin ang kanyang roots, no? Very stable na para ipropagate natin. Very stable na para i-chop-chopin natin ang mga stem nito at ipropagate. So, ayan. Gamit ang gunting ay hahatiin natin ang mga bahagi ng stem na ito. Sa pag-cut, guys, no, ng parte ng ating stem, ay careful po kayo na sa bawat stem na na-cut ninyo ay dapat mayroon na siyang ugat para sigurado, guys, na mabubuhay siya, no? So, yun ang palatandaan na magiging independent na ang stem at ready na siya para ipropagate. So, eto, ayan, guys, no, tingnan ninyo ang stem na ito. Alimbawa nito, ang nodes, ang alimbawa, itong stem na ito, may nakikita tayo na ugat dito. So, pwede natin i-cut siya dito. Dahil ang part na ito sa itaas, no, ay masasabi natin na independent siya dahil mahaba na din ang kanyang ugat. Yan, kaya pwede na natin i-cut sa parting ito. Yan. So, i-check natin ng malapitan, no? Ayan. So, may nakikita na tayo na ugat, no? Ayan. Tapos, may pausli na din na new leaf. So, sa pangalawang stem na na-cut ko, ayan, marami na tayong ugat na nakikita. So, masasabi natin na very independent na siya, no? At sure na mabubuhay ito. So, ayan, nakadalawa na tayo, guys. Yan ang lahat na ating na-ikat na mga stems. So, mayroon tayong lima na very independent na stem. At
eto yung ating mother plant, no, ng ating squamiferum. So, ayan, at na-itapcut natin at ito na lang ang natira. So, guys, tip din, no, mas maganda na itapcut natin, guys, dahil ang napapansin ko sa mga nakaraan ko ng mga philodendron na na-itapcut ko, no, ay nagkaroon ng maraming stems. So, almost ay nagkaroon siya ng 2 to 3 stems yung mother plant after na ma-itapcut ko siya. So, ayan guys, ang ating mixed soil, kung inyong nakikita, ay may mga organic materials tayo na makikita, no? So, at this time, swerte tayo guys dahil may balak tayo ng munggo, no? So, maraming nakuha ako na balat ng munggo dahil sa kapitbahay ko, yung aking nanay, no, mayroon sila na na-harvest na munggo at sabi ko wag itapon yung balat ng munggo dahil ito ay halimbawa ng organic material na talagang effective guys na nagpapataba ng ating mga tanim. So kahit balat ito ng munggo ay very highly content siya ng protein. So, dahil guys, yung munggo, no, is highly concentrated ng protein. So, ang kahit balat na ito, mabulok man ito guys sa ating lupa, is very concentrated siya sa nutrient na protein. So, ayan, at na ihalo na natin sa ating loam soil. So, ito yung aking mixed soil, no, na gagamitin. So, aside from that, ay may mga sample ako ng mixed soil. Ilalagay ko ang link ng description ng mga past videos ko na halimbawa ng mga mixed soil ko na nagamit sa aking pag-propagate. Dahil sa marami ng tanim sa aking garden, no, ay nauubusan na tayo ng space sa mga naipropagate ko na mga bagong tanim. So, ang ginagawa ko guys, para makasave tayo sa space, so, ang ginagawa ko sa pagpropagate sa isang pot, mayroon akong ibinabaon na 2 to 3 stems. Ayan, so pangalawang stem. So, ayan. Ginagawa ko ito para makasave tayo ng space at hinahayaan ko muna na maging stable ang ating stem. At kung mag-stable na ang ating stem, ay inililipat ko naman siya sa bagong pot para i-display na for sale. O di kaya ay kung gagawin ko siyang maging outdoor plant or maging indoor plant. So, ayan. Pots, no, at nagawa natin na pagkasyahin yung limang stems dito, no. So ayan, nakasave po tayo ng space. At after natin na maitanim guys, ay huwag kalimutan na binyagan natin ito, no, bago natin ipwesto doon sa lugar na hindi siya magagalaw at hindi siya matatamaan ng direct sunlight, hindi siya magalaw ng hangin o di kaya'y hindi natin siya magalaw, no, habang inaantay natin siya na maging stable. So, eto, na-ready natin ang ating pambinyag, no, yung ating masasabi ko na special na pambinyag dahil guys, ito ay gawa sa eggshell, no. Kung interesado ka kung paano gawin ang very effective na nagpapalash ng tanim na gawa sa eggshell, guys, check lamang sa description ng videong ito at nailagay ko ang link ng past na video na tapos ang episode na ito at sana ay naging makabuluhan ang pagsama ninyo sa akin hanggang sa mga oras na ito at sana ay nakatulong ang episode na ito sa inyo. And again, this is your plant teacher and happy gardening from my garden to yours and see you till next episode. At maraming salamat sa inyo. Till next time and bye-bye!